Yo, what's up mga kaibigan? Nalino na tayo magkwentuhan. So, nung isang araw ay trending nga si Klay Thompson matapos na i-unfollow ang Golden State Warriors official Instagram page at alisin ang mga picture na related sa Warriors sa kanyang Instagram account. Dahil nga dito ay mas lumakas lang ang mga rumors na si Klay ay aalis na sa Warriors dahil hindi nga siya nito handa bigyan ng max contract. Habang sa free agency nga ay madaming team ang handa siyang bigyan nito. Kaya naman ang Warriors ay naghahanap na ng kanyang posibleng kapalit. Ayon sa report ni Evan Sidery ay kinakabahan ng Denver Nuggets na mawala sa kanila si KCP sa free agency tulad lamang na nangyari kay Bruce Brown na malaking parte nga ng kanilang team noong nagkampyon sila. 20 million lang nga ang kailangan ni offer ng kabilang team at hindi na ito kayang tapatan ng Denver Nuggets. Dito nga kinakabahan ng Nuggets dahil madaming team ang kayang mag-offer dito kay KCP at isa na nga dito ang Golden State Warriors. At kung ikaw nga ay isang Warriors fan ay matutuwa ka dito dahil malaking plus nga ito at perpektong kapalit ni Klay Thompson kung sakali at a much cheaper price. Proven nga si KCP na very good corner spot up shooter, solid na catch and shoot shooter at kaya din na maglaro ng off-ball offense sa tinatakbo ng Warriors. Kaya niya din dumaan sa mga pin downs a la Rip Hamilton at higit sa lahat ay very good perimeter defender nga siya mga kaibigan. Kaya ngang gawin ni KCP ang mga ginagawa ni Klay Thompson at this point of his career at proven na din nga si KCP na kaya niyang gumawa ng mga big plays sa big moments dahilan kung bakit siya ay isang two-time NBA champion. Kung ikaw ba ang Warriors, mas pipiliin mo ba si Klay Thompson na injury prone na at may edad ng 35 years old na humihingi ng 4 years 135 million max contract? O si KCP na 31 years old pa lamang at pwede mong makuha sa 4 years 80 million contract? At kapag ginuha mo nga ito mga kaibigan, ay hihina pa ang Denver Nuggets na posibleng mong makaharap sa West Playoffs. Sino bang pipiliin nyo? Habang kanina naman ay naganap nga ang ensayo ng Boston Celtics para sa kanilang Game 5 sa NBA Finals kung saan sumali si Kristaps Porzingis. Ganun pa man limitado ang galaw niya. Pa-shooting-shooting lang nga siya at walang takbo o mabilis na galaw na ginawa ang Latvian star. Ayon din kay Xavier Tillman ay posibleng hindi nga daw worth it ang pagpilit na paglaro sa Game 5. May kita nga daw natin ito na very uncomfortable pa sa paggalaw. So definitely bad news nga yan para sa mga fans ng Celtics. Posibleng Super 5 lang nga nila ang makita natin at hindi ang Super 6. Sa ngayon ay listed as questionable si KP at ayon kay Joe Mazzulla ay ginagawa nito ang lahat ng kanyang makakaya upang makapaglaro. Kung si Porzingis lang nga daw ang masusunod ay walang duda na gusto niyang maglaro. Ganun pa man malalim nga ang team ng Celtics at madaming bala. Hindi natin tiyak kung ang pilitin na maglaro ay ang pinakamatalinong gawing galaw moving forward dahil posibleng mas tumala lang ang injury niya. Hindi lang ito konsensya ng medical staff bagkus si Joe Mazzulla din kung sakali, lalo na't madaming injury na din nga ang natamo ni KP. Kayo ba mga kaibigan, kung kayo ba ang Celtics, gagamitin mo na ba si Porzingis sa Game 5?